ang one-on-one exclusive interview natin kay incoming PNP Chief General Ronald De La Rosa. Uy, nagpa-unlock na siya sa'yo. Nagpa-unlock siya. Exclusive po yan. Napakaganda. Marami siya mga sinabi, yung kanyang plano sa PNP. At isa doon na nagustuhan ko, bawal ang duwag sa PNP. At mas lalong bawal ang barumbado sa PNP para sa kanya. Ano daw mangyayari? Pakinggan natin. Ayun, mamaya. Unedited yan. Ha? No holds barred interview. At makikita mo yung karakter niya na simple, matapang, solid. What you see is what you get. Mm-mm. Hindi plastic. Parang si Duterte talaga. Yun na yun ang style. Yun na yun. Magkakatulungan talaga sila in terms of crime busting. Sa karakter. Well, tama ka. Crime busting nandun. Matigas siya. Talagang may kita mo yung galit niya sa krimen. Oh, ala James. Kumbaga, basta't gawin ko yung mandato ko, nalinisin, walisin ang mga kriminal sa ating mga lansangan, I'll do it. Kahit pa makulong ako. Ganun mga tipo. Ganun. Oo. Talagang magkakatulungan nga. Talagang at lahat ng abusadong pulis, humanda na po kayo. At nakikita ko sincerity sa kanyang pananalita na talagang gagawa siyang paglilinis. Pero ayaw din niya ng duwag na PNP. Kailangan matapang. Ayaw niyang lalamya-lamya. So dapat magaling na sa target shooting. Magaling na bumalik. Isa yan sa napag-usapan namin. At hindi siya plastic. Mm-mm. Kung ano yung nakikita mo sa kanya, yun din siya. Hindi siya yung pakeme-keme at magkukunwari. Walang hindi. Pabebe sa kanya. What you see hindi. Is what you get. One-hour interview yun. At hindi po kayo maboboring kasi maganda ho yung mga napag-usapan namin doon. Marami doon na, well, kailangan marinig nyo mga pulis. Kasi itong programa po natin, itong wanted sa radyo, ito po ay anti-crime. At the same time, sa araw-araw ginawa ng Diyos, karamihan ang nakakausap natin dito at yung mga inireklamo ay puro mga pulis. At alam ko naman, marami, malaking porsyento sa listeners natin ay kapulisan. Kaya makinig kayo mga pulis, come July 1, ha, malaking pagbabago sa PNP. At kung gusto nyo marinig kung ano yun, abangan nyo. Madidisiplina na kayo. Magsasalita ang inyong incoming PNP chief. In-announce na yan eh. Si Chief Superintendent Ronald De La Rosa. At matagal ata silang nagkasama or nagkatrabaho. Sabihin na natin nagkatrabaho ni... Matagal. Ni PDD. Matagal ang pinagsamahan nila. Halos magkapareho sila ng ugali, magkapareho sila ng pananaw. Kaya nga talagang tugmang-tugma sila at siya yung napili. Bawal lang kutungero, bawal lang huli dapper, basta. At makikita nyo rin yung kanyang soft side. Siyempre, hindi lahat ng akala nyo, lahat ng matigas na tao, matigas na lalaki, matigas na lang yan all the way through. Hindi, meron ding soft side yan. Ayun. Ano kayong weakness niya? Mamaya. Abangan nyo. Mamaya. Abangan nyo. Huwag kayo maglala. Tao pa rin siya. Despite na maraming natatakot sa kanya. Ngayon pa lang, marami ako mga pulis na kaibigan kasi ko. Kasi tigasan sabi, talaga. Pare, kasi nasasabi ko, may interview ko yan eh. Ako, eh sige, alamin mo nga, ano bang klaseng official yan? Ano bang ma-expect namin? Marami nang nininerbius. Dapat marami lang. Na. Dapat lang. Kayo mga lukulukong pulis, matakot na kayo. Be afraid. Be very, very afraid. Hindi pa siya nakakaupo. Bigyan ko kayo ng clue. It's about time. Tulad ng sinabi ni Mayor Duterte, habang meron pang pagkakataon, it's your time now na magbago kayo, pero kung hindi nyo kaya magbago, then magkuha kayo ng early retirement. Seryoso to ha, seryosong salita ito galing mag-retire sa incoming PNP chief. Binibigyan niya kayo ng pagkakataon, mag-file ng early retirement. Doon sa mga ayaw pa rin magbago. Mm-hmm. Pero ngayon pa lamang, nagbibigay siya ng mensahe, magbago na kayo. Kung ayaw niyo magbago, please lang, early retirement. That's the same thing na nabigkas ni Mayor Rudy Duterte. Mag-resign na kayo para hindi na tayo magkahiyaan at hindi kayo magmumukhang kawawa. Ibig sabihin, meron gagawin sila drastic. So kung ikaw ay lukulukong PNP personnel, eh magbago na. Kung ayaw nyo magbago, I told you so. Binigyan kayo ng warning. Yung nangyari sa'yo, problema mo yan. At least doble naman ang sweldo nyo. Kaya magpakatino kayo.
pangatino kayo. Dudoble na kaya. Yes. Doblado na daw eh, sabi ni... Pakinggan nyo po. Ha? Kulang-kulang 1 hour interview yun. No holds barred. Wala tayong edit doon. Lahat. Open. Exclusive yan. Walang patay-patay ng mikropono. Kung ano yung nasabi niya na. Walang hindi, off the record. Hindi off the ko record off, walang off the record, off the record doon. Walang bura-bura. Talagang magugulat kayo sa mga ibang pronouncement niya. Matatawa kayo. Yung incoming PNP chief ng Administrasyong Duterte, walang iba kundi si Chief Superintendent Ronald De La Rosa, no holds barred interview, one-on-one exclusive with me. Take it away. Bago kayo in-announce ni Mayor Digong na kayo nga yung gagawin niyang PNP chief niya, prior to that, sa isang press conference, nasabi niya na tatlo kayong pagpipilian ng mga galing sa Davao. Right? In fact, sabi niya rin na mag-uusap-usap daw kayong tatlo. And then, a few days later, in-announce na nga niya yung pangalan niyo. Pero yung tatlong yun, pare-pare yung mga taga-Davao or nakapagsilbi sa Davao. Ano ba nangyari? Nag-usap-usap kayong tatlo at nag-agree kayong tatlo na napupusuan niya kung sino sa inyong upo or sinabi lang ni Mayor Digong na General De La Rosa, ikaw na. Whatever transpired doon sa loob, nag-usap-usap kami tatlo, being presided by Bunggo. Amin na lang yun. Okay. Sa amin na lang yun. Okay. Itago na lang namin kung ano yung pag-usapan doon. Pero sayo na, kalabasan na after mag-usap kami. Okay. Sinera ko na ako na. I see. Okay, kilalang malapit kayo kay Mayor Digong. Kailan nag-umpisa yung inyong pagiging malapit sa kanya? Yung kanyang pagkaroon ng tiwala sa inyo, kailan nag-umpisa? Yung pag-graduate ko na PMA, 1986, doon kagana ko na science sa Davao. So, fresh graduate kayo noon? Fresh graduate ako. Okay. Siya ay isang appointed na vice mayor by President Cory. Galing siyang fiscal, no? Fiscal nagiging mayor. Pagdating ko sa Davao, 1986, appointed na siya as vice mayor. Okay. Doon, nakikita ko, dati na siyang close sa PC, no? PC, yung Philippine Constabulary. Philippine Constabulary, okay. At saka sa INP. Mga kaibigan niya yung mga police at saka yung mga sundalo ng PC. Then, parang maliit na tao lang po siya. Nagiging mayor siya. Naging mayor siya. Okay. Yun yung first term niya as mayor, 1988. First term niya as mayor. Okay. Tinalo niya yung incumbent mayor noon. Okay. Si the late Saperio Respecio. Ngayon, malakas yung pan, malakas yung panahon ng impi noong araw na yun. Panahon na yun, malakas yung impi sa Davao. So, basta walang yung spontaneous na yung pagiging close namin dahil alam namin na nakikilala namin siya na starting to build up his reputation as a hard-hitting sa mga kriminals. Hard-hitting sa kriminals at saka back-up. Ano pang ranggo nyo noon at that time? Second lieutenant. Okay. Second lieutenant. Nakikilala namin siya na talagang pinapakapan niya yung police at sundalo pagdating sa mga kaso. Ano yung assignment nyo noong mga panahon na yun? Regional Special Action Force ako. Kahit saan yung may gulo sa within Region 11, kasama pa yung Surigao Sur, no? Malaki yung Region 11 eh. Surigao Sur at saka South Cotabato. Okay. Davao Sur, Davao Norte, Davao Oriental. Wala pang Kumbal noon, yan parte ng Davao Norte, di ba? Okay. Davao City. Mali striking force kami noon. Yung kumpanya ko kung saan may gulo, yun ang pinapadala doon para yung problema. Sabi nga nila, pambato sa kanyon. Okay. Ang bato. Ibatang bata pa tayo noon eh. Okay. Pag medyo, pag may gulo, sabihin ka agad nung regional commander namin noon. Padala si Bato noon. So, bato na kayo at that time? Yes. Kasi, ang tawag sa inyo? Pag graduate ko na PMA, medyo nag-schooling kami ng Scout Ranger noon sa Tanay. Pag report ko doon, sulid yung katawan ko eh. Nakita ko ng upper class, bato. Doon ako nag-start pinangalan ng bato. Okay. Tapos na-reinforce na rin yun
dahil nga ako ay taga Bato, Santa Cruz, Davao del Sur, doon ako pinanganak. Aha. Oh, hanggang yun na marami pa diyan sa Davao ngayon na hindi ako kilala sa Lieutenant, Captain, Major, or Colonel De La Rosa, or General De La Rosa. Ang alam nila si Bato. Bato. Akala ko Bato dahil yung sa artistang si Darak, yung professional wrestler. Kaya tinawag kayong Bato Darak. Si Darak sumikat, di ba? Oo nga, kaya nagulat ako. Sumikat yun si Darak, si Bato. Si Darak. No. Eh, siguro, nagkataon lang. Nagkataon lang. Nagkataon lang. Timing. Pero ibig sabihin, matagal na pala talagang Bato na tawag sa inyo nung kagagraduate nyo na sa PMA. Yes. So, ibig sabihin, talagang yung physic nyo, gano'n na. No. Umpisa sa pool. Bakit? Mahilig ba kayo mag-gym? Kasi, nakisahirap tayo eh. Maliit pa ako eh, yung buhay ko eh, talaga mabibigat yung kargador ako sa palengke. Okay. Yung mga isda, yung sa fish market. Okay. Nagkarga ako ng isda, tapos pag-uwi ko sa bahay, meron pa ako mga baboy, kambing, mga kung na inaalagaan. Pipit ng tubig, papakain sa mga baboy, gano'n. Lahat ng kwan, kaya siguro, kadevelop ako ng physic na medyo kargador na katawan. Mm-hmm. You are physically fit. Okay. It follows na you are also mentally and emotionally stable. Now, ang problema sa ating kapulisan, marami ay they have a bad lifestyle. Malaking tiyan, sagi, aantok-antok, palainom, malakas manigarilyo. Siyempre, it follows also, hindi sila makakapag-perform na mabuti sa kanilang duties. So, and you, the chief PNP, physically, mentally, emotionally fit. So, paano mo masasabi sa mga member ng PNP na, hey, it's about time tumulad kayo sa akin. Anong gagawin mo? Paano mo sila makumbinsi? Paano mo sila ma-encourage? Ibabalik namin yung stricto na physical fitness test. Gaya ng panahon ni General Lacson, nakailangan yung 32 ang waistline. Hindi naman ganun siguro kahigpit. Dahil may mga namamatay noon, di ba? Dahil nga sobrang pag-digita, may namatay. Collapse. Nag-collapse. Basta somehow, along that line, yung standard, ibabalik natin. Napakasama naman makita yung P1 pa lang, kaka-graduate pa lang no, sa training. So makita mo, no, wala na lang siya, wala na disiplina sa sarili. Kailangan ibalik natin yung step ng physical fitness test. Yung magiging part niya sa program ko sa human resource development ng PNP. Kailangan ipasa nila yan. Okay. Para, kasi kung hindi mo sila bigyan ng standard, wala, babaliwalain nila yan. Sabi nila, wala naman yan. Hindi papasok sa utak nila yan na seryosohin nila yung personality development nila, yung kanilang physical fitness. So, ibalik ko talaga yung strictong implementation ng physical fitness test ng PLD. Siguro, require mo sila na pupunta sa gym? Ano yan? Regularly? Hindi. Bahala na sila. Dahil yung personal responsibility mo yan eh. Mm-hmm. Personal responsibility mo na i-maintain yung physical fitness mo. Mm-hmm. Basta there is a time na periodic yung physical fitness test namin, di ba? Mm-hmm. Pagdating sa physical fitness, kung bumagsak ka, sorry ka. Mm-hmm. Pero kung papasa ay para gusto mong pumasa, mag-prepare ka. Okay. Mag-prepare ka, you have to prepare for that. Correct. So yung pulis na may disiplina sa katawan ay pulis na may disiplina sa ugali. Now, let's talk about disiplina dahil diyan kayo magaling expert, tuho kayo diyan. Napapansin namin mga sibilyan, karamihan sa mga abusado ngayon sa PNP, mga PO1. Why? Masaklap na katotohanan yan. Hindi maganda, pero aminin natin, kailangan talaga na ibalik yung training ng PNP sa PNP. Okay. Kasi hiwalay ngayon eh. Yung training, we are the only police agency in the world mm-hmm. na
we are not the ones training our men. What nakahiwalay, mean? Nakahiwalay yung PNP. Okay. Yung mga P1, yung babae, yung like PNP, yung Philippine National Training Institute. Yung nagtitraining sa mga P1 na papasok. And okay. Yet, hindi yan under sa amin. So how can we enforce our own standards? Aban din. Eh, saan galing itong mga nagtitrain sa mga P1? Galing nga sa PNP. Okay. Kami ang nagre-recruit. Okay. Kami ang nagre-recruit, pero ito turn over namin sa public PPC, Philippine Public Safety College, okay, where, which is a separate entity, hindi siya under ng PNP. Uh-huh. So, pasok kami doon, i-train nila, pag-graduate nila ngayon, ibalik sa amin. So, para bang recipient lang kami ng finished product nila, uh-huh, when in fact, dapat, tao namin ito, kaya mag-train. Papasok sa organization namin, dapat kami mag-train. So, hindi kami nag-handle sa training. So, makita ko na lang, pasensya na lang sa PPC, we are really not satisfied with our finished product. Okay, yeah. So, pagpasok ninyo, pasok ng administrasyong Duterte, magbabago yan. Kayo na mag-train. Kailangan yan ng legislation. I mean, kailangan yan. So, isa yan sa aking program trust na pagsisikapin ko na with the help naman siguro ni Mayor na may balik sa amin yung training ng PNP. Kami ang hawak dapat ang PNP. Okay. Yeah, talaga, ibabalik natin yan. Dahil na yung standard na iba, nawawala yung standard. Mm-hmm. Okay. Maganda ang record ninyo. Wala kayong record ng katiwalian. Wala kayong record ng pang-abuso. Isa sa dahilan kung bakit kayo ang napili ni Mayor Digong dahil magkapareho kayong ugali, stricto pero nasa lugar. In short, kayo ay isang magandang example sa ating kapulisan. Now, paano nyo masasampulan ang mga pulis na exactly your opposite, yung mga gumagawa ng kalokohan? Paanong klaseng discipline ang iyong i-instill sa kanila ngayon? Karamihan dyan ng mga tao na yan, yung sugapa na talaga sa kalokohan. Mm-hmm. Parang mga hopeless case na yan eh. Okay. Paano yan sila? Yung matagal na enjoy. Mm-hmm. Dahil nga, matagal na tumatanggap, matagal ang involved. So, there's no other way. I don't think I can reform them. Mm-hmm. Kailangan siguro i-weed out na talaga yan sila. I-weed out na talaga. Then, once nakatikim ka ng masarap na buhay, okay, pag nakatikim ka ng grabe yung pera na tatanggap mo, lahat ng karangyaan nasa'yo na, tapos i-reform ka, ibabalik ka sa ordinaryong buhay ng pulis na hirap, magkano ng sweldo na tatanggap mo, I don't think ma-reform yung mga tao na yan. Kailangan natin talaga siguro either lumayas kayo, umalis kayo sa servisyo, or lumaban kayo sa amin para matapos tayo. Okay. Tapusin natin itong problema na ito. Iyan yung sinasabi ni Mayor. Ha? Iyan yung mga sinasabi ni Mayor. Yung pronouncement ni Mayor Digong na ngayon pa lamang yung mga tiwali dyan, early retirement, habang meron pa kayong time, graceful exit, gawin nyo na. So ito isang malakas na pananalita na short of parang binabantaan sila. Umalis na kayo habang kaya nyo pang umalis or else. Alam naman nila na yun ang nanalo si Mayor sa pagka-presidente dahil dyan sa plataforma ng peace and order at saka yung disiplina. Mm. So, talagang totohanan namin yan. Gagawin at gagawin namin yan. What we did in Davao, we will do it at the national, in a national scale. Mm. Gagawin namin yan. So, alam nila, yung mga police, may mga police kami sa Davao na sa Dusay na napariwara, napunta sa droga. Wala tayong kontrol. Pinatay namin. Mm-hmm. Pinatay namin. Pero, hindi naman yung patay na sinasalvage. Oh. Patay namin sa legitimate encounter. Okay, lumalaban. Hindi, lumaban. Okay. Lumaban. Kasi naman yung matinong pulis ang mamatay. So sabi ko,
kahit masama ang loob ko, yung tao na yan, tao ko yan dati, nakapagservisyo sa akin yan. Magaling yan. Magaling yan na police. It, lately, naging na-assign sa like yung PDEA, before mm-hmm. yung PDEA, mm-hmm. na-assign doon sa basta, Narcom, before PDEA, Narcom or NDLE ba yung gano'n? Narcotics Command, Narcom. Mm. Nakatikim ng drugs, nakatikim ng pera, yun na, doon na nag-start. Tapos, nung city director ko sa Davao, tinabihan ko na masama ang loob ko na yayariin kita dahil naging tao ka somehow, nakapagservisyo ka sa akin. Mm-hmm. Lumayas ka na. Lumayas. And after that, bumalik. Nung bumalik, involved pa rin sa droga. Hindi nagbago. Kasi yung nga, sabi ko ngayon, suga pack na. So sabi ko, wala na. Hopeless case na ito. Kailangan mahinto na ito. So, pinagtalitan ko sa akin mga tao. Sabi ko, kaysa kayo ang mamatay, dapat siya ang mamatay. Siguruhin niyo na siya ang mamatay. Mm-hmm. Dahil kailangan mananaig ang kabutihan dito. Kaninang madaling araw, napanood ko yung buong press conference, kung napanood mo, ni Mayor Digong. At nabanggit niya doon sa press conference niya, gagawa sila, magsasagawa siya ng drug testing from the generals down to the PO1. Ano yung reaction mo dyan? Meron tayong PAID, SAID, DAID, RAID, anti-illegal drugs, AIDSOF. Ang dami mga police unit na naka-concentrate sa pagtugis sa mga drugs, illegal drugs. Pero bakit hindi ma-solve o mabawasan man lang, bagkus lalo pang dumadami yung problema natin sa droga? Anong sa palagay niyo, bakit? Again, babalik yan sa human nature. Yung mga polis na yan, mga tao lang rin yan. Hindi ko man nila lahat. Hindi ko nila lahat. Pero meron talaga dyan na tao lang yan, nasisilaw din sa pera. Okay. Meron talagang buhay bigay. Mm-hmm. Yung nga, kung hindi yung papasok ka sa ganyang trabaho, tapos hindi yung dibdib mo at saka yung paniniwala mo sa Diyos, hindi ganun ka close. Mm-hmm. Mawawala ka talaga. Mawawala ka. Mapupunta ka sa hindi maganda. Hindi ko manisip nila lahat. Merong iba dyan na napupunta sa masama. Sa dami ng ito, drugs, pera kasi ito eh. Pera. Pera pag-usapan ito. Napaka rumi na business ito. Pag ikaw involved sa drugs, kaya nga, darating yung punto. Sinasabi ko na dapat ang lahat ng involved sa drugs, hindi nakakaswan, hindi na huli, ni patayin na lang dito eh. Yun ang nasa isip ko eh. Okay. Dahil ganito, hulihin mo yan. Oh. Yung pulis na lang huli, pwede na bayaran dahil marami sa pera. Oh. Yung fiscal na hawak ng kaso, pwede na bayaran dahil may pera, pwede na bayaran. Yung judge, pwede na bayaran. Pagdating doon sa kulungan, halimbawa, na-convict, nakulong, yung mga prison officials, pwede na bayaran. Tingnan mo, what's happening? Nag-enjoy habang nasa loob. Mm-hmm. At lalo nag-proliferate ang drug problem, ng drug business na. Dahil secured na secured sila sa loob lang. Wala namang huli. Walang huli sa kanila. Mm-hmm. So, darating. Ako matagal ko lang kung yan. Sa mga kasamahan ko na matitino, hindi ko masasabi na talaga malinis ako. Pero I am trying to be clean. Mm-hmm. Dahil para naman sa kinabukasan ng mga anak natin, sa kinabukasan ng Pilipinas, darating ang punto na minsan sabihin mo na wag na yung kasuhan yan, wag na yung hulihin yan, patayin na lang dito yan. Mm-hmm. Dahil hindi na talaga useless yan, dahil lahat mababayaran eh. Pag hindi ka ganun ka decidido sa operation mo against drugs, walang mangyayari. Lahat pwede mabayaran yung kumagagawin ito. Mabayaran. Dahil maraming pera. Okay, let's talk muna about mga tao
especially yung mga local officials, nakapareho ang inyong pananaw. Example, unahin natin si Mayor Tomas Usmeña. Gusto niya mga kriminal, mangkamatay na. In fact, magbibigay siya ng reward sa mga pulis na makapatay, mga kasugat man lang sa mga kriminal, maging sa civilian, ini-encourage niya. In a legal way, pag napatay niyo isang kriminal, may reward kayo. Anong stand niyo dyan? Eh, ako'y pulis. Ako'y taga... Bilang PNP chief? Bilang PNP chief. So, okay lang pumatay ng civilian? Ay, okay lang yung civilian na pumatay ng kriminal at yung pulis, pumatay kayo? Basta legal daw na paraan, akong bahala sa legal assistance and then meron pa kayong reward. Malaking tulong sa atin yan, yung mga ganyan. Malaking tulong? Malaking tulong yan, dahil deterrent yan. Pag nakita na, namamatay sila, natutumba yung mga kriminal. Eh, yung mga sabi nila, yung merong isang police commissioner ng NYPD na criminality is not a function of economy. Ibig sabihin, regardless of how hungry a person is, if he knows that the cop is going to put a bullet hole in his head, he will not commit a crime. Kaya sabihin mo, mataas ang crime dahil mahirap yung bansa, mababa yung ekonomiya, kaya understandable yan. Sabi nga, no. Function niya sa law enforcement dapat. Pag alam na ang police is astig, talagang upakan sila pag sila nagkakamali. So, no, mamatay na ako sa gutom, hindi ako magnakaw. Okay. Ano sabihin nila? Do you agree, tulad ng sinasabi ng marami, and ako for one, isa sa mga dahilan kung bakit maraming abusado at may mga corrupt sa PNP ay mababa yung kanilang sweldo, kulang sa benepisyo, dumating yung time na kailangan nilang pera, pagamot sa kanilang family, they don't have that, then they resort to corruption. Do you agree? Maniwala ka dyan. In the first place, bakit pa kayo nag-police? Kung alam niyo yung sweldo ganyan lang, tapos ngayon, gagamit niyo yung pagka-police ninyo para mag-corrupt kayo? Hindi ko maniwala dyan. Ang daming police natin dyan na they're living within their means. Ang mahirap kasi, pag pumasok ka sa police, ang motivation mo is para kumita, para magkapera. Wala talaga. Pero kung pumasok ka sa police, ang pinaka-primary objective mo is maglingkod sa bayan. Gusto mong to serve and protect. Yun dapat ang utak natin. Huwag mo sabihin na kailangan itaas ang sweldo ng police. Well, kailangan yan. Secondary na yan eh. Secondary lang yan. Dahil pag tumaas, kahit na bigyan mo ng 1 million a month yung police na yan, kung talagang siya ay gago, siya may criminal mind, siya may sindikato na utak, gagawa at gagawa pa rin yung ng kalukuhan. Dahil, yun nga, man's human needs o human needs is unsatiable, unsatiable. Hindi nasatisfied. Hindi mabusog-busog. Hindi mabusog. Ngayon, sabihin mo, bigyan natin ng 75,000 naman. Okay yan, ito strictuhan. Ito, nandito na naman yung just looming around yung drug problem, yung mga krimen na papagkikitaan. Titira na naman yan. Hindi ko maniwala na kuhan yan. Kahit na 1 million ibigay mo dyan. Kaya dapat, kahit na, bakit? Merong voluntarism. Merong nagsiservisyo kahit walang sweldo. Dahil dito sa puso, nagagaling. Kasi sabi ko nga, ang pagpupulis mo, kung kahit anong gawin mo, you can never go wrong. Kahit na marami kang papatayan dyan, kung pinatay mo, yung legitimate na encounter, legitimate police operation, kahit anong ginawa mo dyan, you can never go wrong. Basta yung pagpupulis mo, huwag mong haluan ng pagpipera. Huwag mong haluan ng pagpipera. Kasi pag hinaluan mo ng pera yan, wala na, magkandalitsi-litsi na yung pagdalbisyo mo. Ay, hindi ko masasabi na hindi natin kailangan ng pera. May anak tayo na pinapaaral, kailangan ng tuition. May kuryente, may tubig tayong mga bills tayong binabayaran. Pero, dapat yung dibdib mo, talagang, Lord,
dapat guided ka palagi ng Lord. Lord, huwag mo akong ikurap, Lord. Tandyan yung tentasyon. Ang nagpulis ako para magservisyo. Hindi para kumita ng pera. Kung kumita man ako ng pera, well, maganda. Basta hindi lang sa masamang paraan. Pero hindi yun ang aking pinaka-primary objective, magservisyo ako sa taong bayan. Hindi yung para yumaman. Ang daming magaling na opisyal dyan na alam natin na magaling. Pero hinaluan na ng pamimera yung kalapan servisyo. Wala rin masisya. Pero meron yan din, General, sa experience ko. Siya ay PO1 at 20,000 lang ata sweldo ng isang PO1. Meron siyang dalawang anak. Dumating yung time na kailangan magkaroon siya ng magandang tirahan. Wala siya makuha-kuha ng magandang tirahan. Mahal yung mga paupan. So mag-uupa siya sa squatters area. At siyempre, alam naman natin kung sino naman nandoon. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. And then, nagtsaga siya. Dumating yung time na kailangan niya pang tuition at nagkasabay yung isang anak niya, may sakit, kulang yung kanyang sweldo dahil maliit, kulang sa benepisyo. And then ito comes yung tukso. Madali siyang makurap, madali siyang makuha ng tukso. As opposed to kung malaki yung kanyang sweldo, magandang kanyang sweldo, meron siyang benepisyo, magandang housing, meron insurance benefits and everything, less yung probability na siya ay makukuha sa tukso. Totoo yan. Dahil yun nga, yung threshold level mo against corruption ay tataas pag medyo maganda yung buhay mo. So, basic need natin yan. Kung masatisfy yan, medyo hindi ka na masyado matutukso. Pero yun nga lang, babalik at babalik pa rin talaga sa pagkatao mo yan. Yun. Yung karakter pa rin. Karakter pa rin ng tao yan. Karakter pa rin ng tao yan. Hindi ko man sinasabi na hindi kailangan i-increase ang sweldo ng pulis. Kailangan at kailangan talaga. Yes. Para disente naman ang buhay ng pulis at respetuhin ang taong bayan. Correct. Kailangan talaga yan. Pero, at the present situation, ang ganyan na sitwasyon natin, hindi na nga yan dahil sa sweldo. Huwag niyo gawing rason yung mababang sweldo para mangungurakot kayo. Hindi yan pwede gawing rason. Hindi, that's very unacceptable. Yan ang sinasabi ng karamihan ng taong bayan, na kung ayaw yung maliit na sweldo, huwag kayong maging pulis. Yun, huwag kayong maging pulis eh. Maliit, mababa ko kaya ang sweldo ng pulis, huwag kayong magpulis. Kasi kung pumasok kayo ng pulis para mamurakot, mag-swear ka, to serve and protect. Tapos, yung tao na proteksyonan mo, yung tao na serbisyuhan mo, yun ang kinukurakot mo. Masigmura mo yan, pwede ba yun? Correct. Hindi katanggap-tanggap. Let's talk about assets. Uso ngayon kasi sa kapulisan, yung tinatawag na striker na kukunin nila. Striker. Dito sa Manila. Sa Davao siguro sa inyo, wala. Pero dire, uso yung striker. Kukuha sila boy-boy. At kapag halimbawa meron silang racket, manguhulid up, ginagamit itong striker. AKA asset daw. In fact, kanina lang, nadyaryo, na meron isang striker, I think someone in Cavite, nahulihan siya ng mga drugs, sabi siya asset daw siya ng mga polis at inutusan daw siya ng mga polis. So anong take mo doon sa pagkukuha ng mga asset? Meron ka bang guidelines sa mga polis natin kung paano sila mag-recruit ng kanilang mga asset? Paano nila piliin yung kanilang maging asset? Siyempre, kailangan din ng mga polis yung asset. Importante din yan sa trabaho nila. Two-way yan. Two-way yung asset na yan. It's either good or bad. Good in the sense na magkakuha ka ng mga maganda impormasyon, magagamit mo sa iyong legitimate police operation. Meron namang asset na nakakasama. Dahil yan ang yung sinasabi mo, ginagamit sa masamang paraan. So dapat, babalik at babalik pa rin sa police. Dapat piliin mo mabuti yung asset mo. Huwag kang gumamit ng mga, sabi na, police character. Laging police character na asset, di ba? Ginagamit sa illegal. Halos lahat. Ha? Halos lahat. Halos lahat. Halos lahat. Kasi para maka-infiltrate daw. Para maka-infiltrate. Police character. Buti pa, huwag na kayong gumamit ang asset. Pag ganun man lang ang pupuntahan. Siguro, bibili ng info sa kanila, pero huwag na yung gamitin. Isasama sa mga raid. Dahil doon nag-aabuso yung asset, nagkikita, kilala na, nakasama ng mga police. Yun ang mag-orbit, manghihingi ng pera in behalf of the police station. Yun yung
kuwan kasi yung kurakot ng pulis, yung kakausapin sa natin yung taong bayan na magtutulungan tayo. I-text to tango. Kung hindi sila nagbibigay, hindi naman sila gusto sila. Yung pulis naman, hindi, walang corruption na mangyari. Kayong gumagawa ng illegal, kung gusto niyo hindi kayo makura, hindi mangurakot yung pulis, huminto kayo sa kagagawa ng illegal para walang kukuliktahan yung pulis. Hindi kayo gagawing gatasan? Hindi kayo gagawing gatasan. Yes. O, yes. Ang sama, ang mahirap naman kasi, sige kayo gawa ng illegal dyan, sige kayo nag, ano mga illegal na pinagagawa ninyo, then gusto ninyo malinis ang pulis, walang gagawin. Eh, yung pulis nakikita niya na may ginagawa ka, dapat ihintok mo yan. So paghihintok ngayon, pag pinapahintok ka ng pulis, huwag ka mag-offer ng pera, huwag ka magbigay, huminto ka. Para walang corruption na mangyari. Ang hirap ng sitwasyon na ganyan. Pero ganun pa man, hindi ko sinisisi yung civilian dahil illegal yung ginagawa niya, wala man akong control sa inyo. Ako may control dito sa police. So ang blame dito para sa police, kaya lang magpakatino ka, police ka. Magpakatino ka. Hindi ko sinasabi ng pakatino ka, civilian ka. Itong police ang magpakatino. Hulihin mo lang hulihin yan. Huwag kang tumanggap ng pera, huwag kang tumanggap ng kutong. Huwag kang mangutong. Tumanggap mo. Yan ang trabaho natin, di ba? Okay, pag-usapan natin yung huli dap. Madras ito kasi nireklamong natatanggap ko sa programang Wanted sa radyo. Yung mga pulis, alam nila na addict o pusher yung kanilang target. Pupunta nila yon. Hindi nila antayin na ma-caught in the act. Gagawin nila, okay na sana, haarasin nila para sana tumigil na. Hindi, gagawin nila, tatakutin nila, peperahan. Kung hayo magbigay ng pera, pakukulong hanggang sa sumukan ng pera. In some cases, inosente talaga yung kanilang biktima. So, hulid up at saka yung pagpaplanta ng mga ebidensya, anong stand nyo doon? Paano nyo mabibigyan ng resolusyon yung problema ngayon? I'm not expecting na totally mawawala niyan. Pero kahit pa paano mabawasan yung ganong klaseng insidente. Ito rami, pag gagawin niya ng mga polis under my watch, I will not tolerate that kind of practice. Kaya ito mga pulis na ito, pag gagawin niya, talagang tatamaan ka sa akin. Bugugugin ko talaga kayo pag may marinig ako na ganyan na kalukuhan. Diyan kayo makakita ng CPMP na bugugin ko talaga kayo. Gawin niyo yan. Parang si Mayor talaga. Bugugin ko talaga kayo. I don't care kung ano mangyari sa inyo. At saka yung commander ninyo, huwag na kayong magka-commander-commander dyan kung hindi nyo kayang disiplinahin yung tao ninyo. Alam nga naman, ako ang CPMP, ako nasa taas, I will go down to your level para disiplinahin ko yung tao ninyo. Mali yun. Kailangan may i-instill natin yung command responsibility. Eh, commander ka, you discipline your men. Hindi naman ako ang CPMP, ako nasa taas, ako pang pupunta doon sa P1 para disiplinahin. Mali yun. Eh siguro in extreme circumstances, kailangan I have to go down. Pakita ko sa inyo na talagang bububugin ko kayo dahil sobra ng ginagawa ninyo. Ano, promise ko lang, how I wish magawa mo ito. Yung sinasabi mo na kanya na kaso, it has to stop. Nakikiusap ako sa mga kapulisan natin, ihinto ninyo yan. Ihinto ninyo yan. Tulungan nyo ako na ayusin natin yung imahe natin. Hindi natin magpapapugi sa kung kanino-kanino man. Kundi, isipin natin, walang kinabukasan ang Pilipinas kung ganun at ganun ang gagawin natin. Wala talaga kinabukasan ng Pilipinas. Kaya, ihinto na ninyo yan. Lahat ng mga commanders na pag-upo ko, bibigyan ko sila ng hindi na siguro abot ng 3-strike policy. Kasi 1-strike lang siguro. Pag merong tao dyan na napatunayan na tao mo na involved sa hulida, you have to be removed. Alis ka. No mercy. Ang daming official dyan naghintay na makapwisto. 160,000 strong yung PNP. Okay. Palitan ka agad. Useless ka.
Hindi mo kaya kontrolin. Huwag kang pa-commander-commander dyan if you cannot command your unit. Mm-hmm. Hindi mo madisiplina ang mga tao. Mm-hmm. Malis ka. Alangan naman ako pa mababa doon para bugbugin ko yung P1 mo. Pa-commander-commander ka, hindi ka marunong mabugbog ng tao. Ano? Mm-hmm. You don't deserve to be a commander. Pag hindi mo kaya ganun, pa-bakla-bakla ka, anong gawin, ano? Anong klaseng commander ka? Talaga hands-on kayo, general lah. Dapat eh, objective natin eh, maayos itong pente, mga kalokohan. Mm. How I wish I can be everywhere. Mm-hmm. Lahat ng police station, lahat ng kanilang ginagawa, nababantayan ko para isang pagkakamali mo, hatawin kita kagad. Ang pagkakilala sa inyo at yung mga pananalita mo, talagang kitang-kita na matigas ka. Bato nga, bagay nga talaga sa inyo yung bansag na bato. Ano magpapalambot kay General Bato? Magpapalambot ng puso mo? Mababa lang yung kwan ko eh. Napapaiyak agad ako pag... Kaya nga, ano? Yung kwan talaga, yung kinakawawa na tao. Mm-hmm. Nakita ko ng tao na sinasalbahe yung... Kaya yung mga biktima ng krimen. Mm-hmm. Kaya ganun na lang ako kagalit sa mga kriminal. Dahil ayaw ko yung tao na naghihirap. Yung mahirap na yung tao na yan tapos binibiktima pa. It breaks my heart makakita ng tao na biktima sa kriminalidad. Yung walang kalaban-laban. Walang kalaban-laban. Yung bata na sabi ko sa kanila, itong pamumulis natin, hindi ito, baligtad ito. Yung sabi ko sa Davao Police, kaya tayo naging epektibo dito sa ating pamumulis. Dahil kung sinasabi ng mga pulis sa Manila na ito'y trabaho lang, walang personalan, sa atin dito sa Davao, baligtad, ito'y personalan, hindi trabaho lang. Mm-hmm. Why? Mm-hmm. Because yung pamumulis mo, dapat pipersonalin mo yan. Mm-hmm. Kaya nga, pag mayroong kriminal na gumagawa ng krimen doon sa Davao, ipersonalin kita. Kasi hindi ito trabaho lang, ipersonalin kita dahil gumagawa ka ng krimen eh. Kaya ganun na lang yung drive namin, yung dedication namin na upakan ang upakan yung mga kriminal. Ipersonalin kita. Ang ganda ng buhay namin doon sa Davao, tapos gumagawa ka ng krimen dito, may tama ka sa akin, hahabulin talaga kita. Hahabulin. Kasi sino naman, look, sinong nagbe-benefit kung ganun ang pamumulis natin? Tayo rin. Yung ating mga anak, pamilya natin, nag-enjoy tayo. Pabayaan nyo ba na yung anak mo nasa jeep, nagtitext, ganun. Mm-hmm. Tapos, in-snatch yung cellphone, mm-hmm, hinabol ang anak mo, lumaban doon sa snatcher, tapos sinaksak, mm-hmm, namatay yung anak mo. Mm-hmm. Hihintayin ba natin sa ganung punto? So, kung ayaw mo mabiktima yung pamilya mo sa ganong krimen, ikaw pulis ka, magtrabaho ka, gawin mo yung trabaho mo, habulin at habulin mo yung mga kriminal, huwag mong hintayin na mangyari sa iyo. Personal in the sense na isa puso mo, magkap ka lang ng benefits pagkatapos. Titi. Mga titi na pulis. Wag, yung ano yun? Tapulan at Talawan. Ah, okay. So, hindi titre ah. Hindi tito. Takutin ang nabig. Duwag. Hmm. Yung tambad at duwag na pulis, yan ang pinakala ng sweldo, tapos ayaw makipaglaban sa kriminal. Anong klaseng pulis ka? Yung lumaban ka sa kriminal para maubos ito mga kriminal. Mm-hmm. You have to fight it out with the criminals para maubos. Yan nga, kaya ka binabayaran ng gobyerno para makipaglaban sa kriminal. Kaya dumami ang kriminal dahil kayong mga pulis na tamad at duwag. Kaya dumadami yan. Pero kung ikaw yung pulis, eh, sir, mm-hmm, anong biktima yung sabihin? Sir, mga bata po yan ni gobyerno, sir. Mga bata, mga hinsman yan ni mayor, mga tirador yan ni mayor. Huwag na kayo magpulis kung ayaw yung gampan ng trabaho nyo. Mm-hmm. Takot kayo. Umalis kayo. Mm-hmm. Kailangan natin ang pulis na matapang at masipag. At malinis yung puso na hindi nakukurap. Dapat gano'n ang pulis. Kahit na 160 yung pulis natin, pero kahit na gawin mo lang 60,000 na lang ang pulis ng Pilipinas, pag gano'n lahat ang kanilang quality, siguro
So ang gusto nyo, quality, huwag quantity. Mas maganda pa yung quality. Konti lang pero magagaling. Oo, konti lang pero mapagkatiwalaan mo, magagaling at sigurado ka. Matapang. Kahit na kalabanin niya ng 10 kriminal dyan, lalaban na patayan niyan up to the last blood. The last drop of his blood. Up to the last bullet of his pistol. Lalaban yung tao niyan. Kahit na tampakan niya ng isang truck na pera, hindi nasusulaw, hindi nasisilaw. Yun ang polis dapat. Ano yung programa niyo sa Davao na Tuktok Hangyo? Yung... Ano, ibabalik niyo raw ba yun? Ano yun, yung Tuktok Hangyo? Yung Tuktok Hangyo, yung sa Tagalog pa, yung Tuktok is katok. Yes. Tapos Hangyo is... Tumawad? Plead. 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 You know, plead sa... Makiusap. Makiusap. Katok at makiusap. Okay. Maganda yun, nangyari yun dahil very crucial ang papel ng mga barangay kapitan. Okay. Lahat ng barangay kapitan, pinapatawag ko at sabi ko, you provide your police station, excuse me. provide ng mga barangay. Kasi yung mga barangay kapitan, alam nila ano nangyari sa kanilang barangay, di ba? Okay. Alam nila kung sinong pusher, sinong user, sinong courier, at sinong drug lord na nag- source ng drugs sila. Alam nyo ba yan? Mm-hmm. Barangay Kapitan, this is your time to prove na hindi kayo patong. Hindi kayo patong sa druga. Ibigay nyo sa akin yung listahan ng mga drug personalities sa inyong barangay. Okay. So sabi ng mga Barangay Kapitan, sige sir, magbigay kami. It's about time. Bigay nyo sa chief of police. Bigay nyo sa police. So anong gagawin ng mga police? What's the police this? Naman, meron yung intelligence ng police station. Optan tukhang, tuktukhang yun. Okay. Sa Tagalog is katok at pakiusap. Okay. Yung mga barangay kapitan, pinaproduce namin ng listahan ng mga drug personalities sa kanilang barangay. Mm-hmm. Then, magbigay lang sa amin, yung intelligence naman ng police, mm-hmm. pinapabalidate ko kung totoo ba yun. Kasi yung ibang kapitan, ang binibigay na listahan, yung listahan ng drug personalities na hindi nagbibigay sa kanila. Aha. Yung binibigay na yung kalaban nila, kaya yung kompetensya nila. Okay. Yung hindi binibigay na protection sa kanila, yun ang binibigay nila. Mm-hmm. Expected mo yan. Ano? Correct. So pinababalidate ko ngayon sa police intelligence. Sabi ng intel na policer, binigay ni Kapitan yung mga kalaban lang niya, hindi supporter sa eleksyon, hindi supporter sa eleksyon niya binibigay. Ito sir, ang totoo picture. Alabas. Here comes. Okay, Kapitan, mag-conduct na tayo ng kuhan o plantokhang. Dala ko si Kapitan doon sa mga bahay. Itong bahay na ito, katokin natin. Kasama si Kapitan. Mm. Okay. Brad, ikaw si Juan de la Cruz. Kalat na dito, na-involve ka sa droga. Bibigyan kita ng pagkakataon na magbagong buhay. Mm-hmm. Ayaw mo magbagong buhay, lumayas ka, umalis ka. Kung hindi ka lalayas at ipagpatuloy mong ginagawa mo, alam mo na kung anong susunod. Hmm. Okay. Ganun lang. Warning. Warning. Hangyo. Pakiusap ka. At the same time, you leave the message. You leave the warning na may kalalagyan. So, walang human rights violation yun kasi kumakatok at nagkikiusap ka lang naman. Nagkikiusap ka lang naman. Yes. Actually, hindi ka pumapasok sa bahay. Diyan ka lang sa harapan ng bahay. Yes. So, paano ka isa-charge lang ng violation? At wala kang gagawin harassment. Kakatok wala at magkikiusap ka. Yes. Nagkikiusap ako, please. Kumito ka na. Then walang mangyayari sa kinabukasan mo. Ito naman, on the part ng drug personality, sabi nila, uy, pasalamat ako at binigyan pa ako ng warning. Pasalamat sila, sabi mo, bago na ako. Or, iisipin na, uy, kilala na ako, sunog na ako dito. So, deterrent, yung deterrence na lalagay mo sa utak ng drug personality. So, ikot kay lahat. Ikotin mo lahat ng bahay. So, yung kapitan naman, sabi ng kapitan, Chief, hindi ito kasama sa lista na binigay ko. Bakit kinakatok natin ito? Sige lang, anyway, kakatokin natin lahat ito. Aha. So, mapilita ang kapitan ngayon na kumatok noon. Kumatok mo sa bahay na, kumbaga, pinuprotektahan niya. Aha. Pinuprotektahan niya. Kakatokin niya ngayon. Oo, nandito si Chief. Nandito si Chief, magbago ka na. Nandito si... Magugulat si Kapitan. Teka muna, wala sa listahan nga yan. Wala sa listahan nga eh. Pero gumawa na pala kayo ng counter intel. Kina-counter natin yan. Kasi okay. Alam naman natin, may mga kanya-kanyang
Kasi naman, itong police naman, kung asahan mo lang yung police, baka mamaya ang ibigay na ng police intelligence na listahan sa iyo, yun lang ring hindi sila patong. Aha. Hindi na patong. So yung check and balance. Check and balance yan. Kapitan, okay. Local government, at saka yung MP. So magkakaroon ng very comprehensive list ng involved sa dal. So in the long run, pag maraming na masyado yung bahay na kagatukin, pinakiusapan ko lang si Kapitan, nakap, hindi natin kaya isa-isahin yan. Padala mo ng invitation dito tayo sa barangay hall o sa basketball court. Dito sa lalaki, usapin natin. Isang kuha na lang. Isang pakiusap na lang. So nandun sa lahat. Mm. Pag nandun sa lahat, nasa open, no? Mm. Hinto kayo dahil kilala na kayo na mga ganito, gano'n, involved sa droga. Identified. Ang maganda kalabasan nun is, sabihin nung iba, Sir, pwede magsalita, sir. Nang ibang involved doon, ha? Yung mga natutunaw na yung mga panga dito, yung mga ngipin, wala lang ngipin. Dahil sa suga pa talaga sa droga yun. Suga pa talaga, yung gulong ng mukha o gano'ng tanggal na yung ngipin, yung gums na tunaw na. Sir, pwede magsalita. Ano? Sir, bakit kami lang inibitahan nyo dito? Yung kapitbahay ko, gumagamit rin yun, gano'ng. Sino? Yung sir, pupunta na kami ngayon dyan. Magtuturuan na. Magtuturuan na. Sir, bakit kami lang yung kwan, hindi nyo inibitahan? Ayun, saan? Maganda. So, nagkakatura buong barangay na involved na buong maganda. Barangay. Ito sir, yung bahay na ni Juan, nandun. Sino ba nakakalam sa isang drug addict, kundi mismong drug addict? Sila lang rin mismo. Sila. So, in the end, nakukuha mo lahat, nakukuha mo yung totoong picture, the true picture of the drug problem sa isang barangay. Nakukuha mo kayo. So, maganda, ang ganda. Bumaba at bumaba yung drug problem talaga sa So, ibabalik mo yan, yung katok, hangyo. Yan. Tok, at the national scale. Ibabalik ko yan. Pero dapat piling-pili yung mga tao yung gagawin niya. Yung maganda ang PR, marunong magsalita, baka naman yung sisiga-siga na polis, kakatapos, droga ka, mas ka dito. Dapat medyo pleasing personality rin siguro. Marunong. Left and right hand yan eh. Mm. Yung left hand mo dapat pleasing personality. Yung right hand mo rin is alam niya may tama ka sa akin. Na matigas din. Pag hindi ka makuha sa job, may straight na kasunod. Dapat ganun yung approach mo. Dahil pag palambot-lambot ka dito, hindi ka respetuhin itong mga drugs ito. Yung iba dyan, yung utak nila, nasira na sa drugs, they refuse to understand. Paano yung iba sabihin, binibiro lang kami nito, maniwala kayo dyan, and then tuloy-tuloy pa rin yung pag-push nyo ng droga. Okay. Pamamatay kayo, pag ayaw nyo magbago. Pamamatay kayo. Okay. Isa sa mga problema ngayon, General, ng mga pulis, maging yung mga piskal na nakausap ko, ay yung pabataan ng gusto yung mga crime offenders, lalo pat dito sa mga minor de edad dahil meron tayong Justice Juvenile System Act. Ginagamit to ng mga sindikato, itong mga minor de edad dahil alam nila, hindi makukulong. At ang dilema, pagdating sa TSWD, doon dadalhin dapat eh, wala ng space. So, ipoprocess to, isang araw maximum, babalik ulit, gagawa ulit ng krimen. So, paulit-ulit na lang. How would you solve this kind of problem? Nauna yung sinabi ni Mayor na kailangan ang parusahan yung parents. Mm. Yung parents nagpapabaya, dapat sila ikukulong. Okay. Kasi yung mga bata na yun, pinabayaan na nila eh. Marami tayong alam dyan na yung bata ginagamit as courier ng drugs. Yes. Sila talaga. Yes. Marami kong discovery dyan. Marami tayong alam. Kasi yun ang ginagamit. Kukuha sila ng bata doon na palaboy-laboy. Na may consent ng parents, kasabot sa sindikato. With or without the consent of parents, dahil sa pabaya ng parents, hindi na namunin doon yung ginagawa ng anak nila. Mm-hmm. So, ginagamit yung bata. So, dapat babalik yung batas na yan na yung juvenile justice system, yung batas na yan, dapat baguhin yan. Mm-hmm. Baguhin talaga dapat yan dahil mm-hmm. Sa tingin ko, helpless yung police natin, they want to do their job, helpless. Maging yung mga piskal, helpless, hindi pwedeng kasuhan yan dahil 15 years old. Sabi ng DSWD, sige, gusto namin yan i-rehab dito pero wala kaming space eh. So, dapat mapipilitan sila, papakawalan din. Pag pinakawalan, gagawa ulit ng krimen.
malaking kwad yan, malaking problema talaga yan. Kailangan magpagawa tayo ng infrastructure para sa yung facilities na pang-upan ng mga bata, yung rehab center ng mga bata. So magkipag-usap kayo sa DSWD siguro para sa gobyerno, sa kongreso, budgetan, taasan yung budget ni DSWD for this purpose. Nationwide dapat gawin yan. Magkakaroon tayo ng gano'n. Yung mga bata talaga ginagamit nila. Kausapin natin yung paano mapunuhan yan, yung pag-produce ng gano'ng klase infrastructure, yung facilities ng rehabilitation. Okay. Kailangan natin makiusap na mapunuhan yan. Okay. Lighter side. Nung makausap ko si Mayor Digong sa Davao recently, tinanong ko sa kanya kung totoo ba yung early pronouncement niya na siya ay mag-iikot pa rin sa mga kalye para tingnan kumustahin ang lagay ng peace and order sa mga kalsada natin. Magdadrive daw siya at random ng mga taxi. Tatakas daw siya sa PSG. Biro lang yon. Pero kung sakaling tutuhanin niya yung birong yun at magdadrive siya ng taxi, tatakas sa PSG, that will be your big problem being the chief PNP. Paano mo ma-handle yung ano niya, yung seguridad kapag halimbawa eh nabalitaan mo tumakas at nag-drive ng taxi sa kali, what will you do as the chief PNP? At alam mo naman, kilala mo si Mayor Digong, gagawin niya. Walang magaling na tao na makapag-diktar niya kay Mayor. Anong gagawin niya? Anong gagawin mo ngayon? Paano yan? Siguruhin ko na lang na yung mga barrel niya hindi nagja-jam at yung mga magasin niya loaded palagi ng mga magasin. Sabihin ko sa aid niya, yung barrel ni Mayor, kailangan condition palagi. Dahil anytime lalakad dyan, kailangan hindi mag-jam yung barrel niya. Mm-hmm. Ganun talaga, wala tayong magawa dyan. Kaya siya, Mayor pa lang siya, noon, hindi mo na siya pwedeng pakialaman kung ano yung gusto niya gawin. Mm-hmm. Lalo na kung presidente siya. Oo. Gawin na lang ako as chief PNP sa... Siguro, meron akong si Bunggo. Meron akong, sabi ako si Bunggo, pre, pakitext pre kung sumibat si boss para makukover ko kahit na 5 kilometers sa radius lang yung surveillance na ipapakuan ko, ipapasunod ko sa kanya. Eh, lagyan niya GPS yung kanyang presidential limo. Alam niya yan. Hindi mo pwede may isahan yan. Alam niya yan. Oh. Yung si Bunggo na lang talaga ang ating susi dyan. Sa bagay, palaging kasama-sama yan. Oo. Kung saan pupunta si Mayor, nandun si Bunggo. Mm. Mm. Eh, yun naman sa pagbabaril. Alam ko kayo, sharpshooter kayo. Si Mayor ba sharpshooter? Kahit nabigyan mo yan ng target na 300 meters, tatamaan niya. Napakahilig yan, lalo na sa rifle, yung long range. Mm. Pwede yan mag-snap kahit sabihin mo, pero Mayor, pakitama yung left na mata o kaya yung right na mata. Mm. Kayang-kaya ni Mayor na tamaan. Ah, magaling talaga siya bumaril. Magaling. Makita, pumunta ka sa peregrine sa amin doon. Andun yung mga tama niya sa anong klaseng baril niya na ginamit. Andun yung mga tama. Mm-hmm. Napakagaling ni Mayor dyan sa sniping. Sa pistol naman, talagang kakalabit yan. Magaling yan kung bumaril. Kaya confident ako, kahit sabihin niya, lalakad siya na ako, hindi alam. Pwede niya makipagsabayan. Alam niya yan. Well, mapalad ho kayo dahil kayo po ay opisyal at nasuportado kayo ni Mayor sa Davao, kaya marami kayong bala, kaya sharpshooter kayo. Paano yung mga pulis na hindi nakapunta ng shooting range dahil yung rasyon ng bala sa mga pulis, balita ko 10 lang ata every 3 months o 6 months. So paano sila makapag-practice? Paano yan? Ito, sisiguruhin ko kung ako ay nakaupo na chief MP, siguruhin ko na yung pundo talaga para sa training ammo. Mm. Talagang makakarating doon sa ating kapulisan at i-require ko sila ng yung panahon doon dati ni General Rason, kung saan ni-require namin yung mga kapulisan na yung per arms proficiency test. Ititest sila kung talaga makakatama sila. Ang problema naman kasi hindi may ibang commander na yung pera na para sa training ammo, baka mamaya
nagamit sa ibang training, hindi doon sa amo. Ibang klase training yun? So, kailangan magkakarantihan doon at talaga ipuputok ng mga pulis natin yan. Aha. Kahit na maliit yan, pero kung distributed naman properly, magagamit pa rin yan ng mga tao natin. Okay. I-require natin na pumutok sila. Kaya, isa pa yan. Yung pagiging magaling mo sa baril, para rin yung physical fitness eh. Personal responsibility mo yan. Mm-hmm. Yung nga, dapat i-motivate sila. Na hindi ibig sabihin na yung gumaling ka sa baril dahil marami kang bala pinuputok. No. Pwede ka man mag-dry fire dyan sa bahay mo before you go to duty. Mag-dry fire ka muna. Mag-dry fire ka para gumaling yung putok mo. Hindi na kailangan ng bala. Kahit na dry fire ka ng 1,000 times, tapos pumunta ka sa range, isang bala lang yung putok mo, tuk! Para maramdaman mo lang yung putok. Okay na yun. Gagaling at gagaling ka nun. Kaya nga, personal discipline pa rin ng tao yan. Para bang pag-develop ng katawan mo, kung may time ka talaga, mag-push up ka dyan sa loob ng opisina mo, mag-sit up ka para gagaling ka. So, paano? Babalik at babalik pa rin sa karakter ng pulis yan. Lagyan mo yan ng isang drum ng bala dyan. Kung tamad talaga yung pulis na yan mag-practice, wala rin mangyayari. Pero wala kang bala ibigay. Pero kung gustong-gusto talaga niya ma-develop yung kanya shooting skills, nasa training naman yan, basic. Mag-dry fire ka, dry fire. Magagaling ka. Well, yung mga pulis natin, general, magaling doon mag-practice pagpunta sa mga KTB. Pag-usapan natin yung mga club. Kasi meron na si Mayor na last call, 1 o'clock o 2 o'clock ba? Yung sa Alak. So, sabi ng iba, kasi pulis ang mag-implement yan. Yung ipapatupad ni Mayor na last call, 2 o'clock. Baka naman daw yung mga pulis wala nang gagawin, imbis sa peace and order sa labas, magtatambay na lang sa mga club, sa mga KTB, at mga labit na lang dun sa mga babae, o mag-good time, good time. Kaya, siyempre, habang walang ginagawa, nakabantay sa KTB, inom-inom, chicks-chicks. Ibawal natin yan, o gano'n. Ibabawal? Hindi po pwede yung... Ano, yung sa tambay lang doon para maghintay ng alas 12? And siyempre, lahat sila tatambay na doon dahil, oops, ito yung utos ni Mayor, last call to o'clock, tatambay na yan sa mga club. Wala silang gagawin kundi magbabantay na lang sa mga nightclub kaysa sa mag-ikot at titingnan yung mga kriminal kung ano nang pinanggagawa sa mga kalye. Kung akong kriminal, gagawa ko ng krimen between the time, yung alauna, alas 12, alas 3, yung kung saan, yung pulis na doon na sa mga nightclub magbabantay, saan ako gawa ng krimen? Kasi sigurado ako makalusot. Tama. Diba? So dapat ayusin natin yan. Hindi kayo lahat nakakonsentrate dyan sa... Pero kung ito nga, makikiusap natin kung yung mga clubs naman ay kusang loob na sumunod sa batas na yan, na ihinto ka pag alas 2, hindi na kailangan ang pulis pa pupunta doon. Diba? Sana magtutulungan tayo. Pero yung sabi mo na pulis na magtatambay doon, hindi maganda yun. Punta ka doon, mag-kusyon, tawa na. Alis. Alis na. Huwag na yung tambay dyan. Paano yung mga pulis na maraming chicks? Maraming mga chicks GRO? Wala mong problema yan. Basta ayusin mo lang. Trabaho? Maayos yung trabaho mo. Wala lang kung pakialam sa personal na buhay mo. Okay. Unless na siguro kung nag-droga ka. Tama ka sa akin. Ibang usapan niya. Involved ka sa illegal na gawain, hold up ka. Pero yung pag-chicks, illegal ba yan? Well, depende. Kung yung misis magreklamo, ibang usapan yun. O kung yung girlfriend, wina lang niya, hindi sinuportahan, illegal yan. Pero kung wala magreklamo at wala siyang inaapi, so far so good. Sino makapagsabi? So far so good. Lalaki ka eh. Lalaki, pagka lalaki ka, mahirap dyan kung... ang pulis ay nalalalaki. Hindi na babae. Yun ang no-no. Yan ang pulis ka, tapos nalalaki ka. Hindi, baka mga sabihin na kung tayo, yung... Hindi naman, hindi naman. Magali sa atin yung mga... LGBT. Hindi naman, hindi naman. Pero general, makisig kayo. Gwapo. Cheap PNP. Baka marami na kayong chicks niyan. Hindi na kayo makauwi ng bahay niyan. Si Mrs. Paano yan? Mga problema na si Mrs. Si Commander. Hindi, pero balita ko masipag daw kayo. Palagi raw kayong trabaho ng trabaho lang. Mahal na mahal ko yung asawa ko sa kayong pamilya ko. Ayaw na ayaw ko. Yung sabi ng anak ko, yung mga dalaga niya anak ko. Sabi, Dad, ikaw mag-chichip PNP. Isa lang ang request namin sa'yo.
Anong anak? Huwag ka magnakaw na at huwag ka mambabae. Mm-hmm. Yan lang sabi na sa akin. Huwag magnakaw at huwag mambabae. Mambabae. Anong sagot mo doon sa huwag mambabae? Siyempre, pag nakaw, alam naman nila talaga, hindi magnanakaw yung tatay nila. Doon sa bago yun, huwag mambabae. Ano yung naging reaction mo na sinabi ng mga anak mo, huwag ka mambabae, dad? Hindi ba pwede sabihin ko na pagbigyan niyo ako anak, mababae. Patay ako si misis ko yan. At doon si misis harap nung... Oo. Sabi ko na sa kanila, ang sagot ko sa kanila is, mga anak, tulungan niyo ako magdasal na hindi ako magkakamali. Magdasal kayo para sa akin, na sana hindi ko magkamali kahit gaano kaganda yung chicks na... Gaano kaputi yung leaks, yung mga chicks na pupunta sa akin. Oh. Kailangan mag-guide ako ni Lord na hindi ako bibigay at bibigay. Oh. And, tao lang kayo? Tao lang ako. Pero gagawin ko at gagawin na disiplina ako yung sarili ko. Sana hindi ako magkamali. Yun lang na, tao lang tayo. Pero kung magkamali man ako, siguruhin ko na hindi malaman ni Mrs. Yung paglalaman ni Mrs. Patay talaga ako. Yari ka. Oo. Oh, goodbye, tago Philippines. Oo. Oh, kailangan magaling sabi mo ni Mrs. is, what I do not know doesn't hurt me. Sabagay. Sabi ni Mrs. Uh-uh. So kung magkamali man ako, huwag ko ipaalam sa kanya. Oh. At nahuli na ako, na mahuli niya ako, hindi ko talaga aminin. Kahit ano hindi siya masaktan. Tama, ka naman. Hindi siya masaktan, hindi ko aminin. Wala akong ginawa. Patigasan na lang. Kailangan, kahit ano man yan, poker face dapat. Oh. Hindi ko ginawa yan. Oh. Paano? Hindi. Paano yun? Mabago yung damit mo. Sabi mo eh, sumama ako sa operation ni Presidente Digong. Nag-robing-robing kami. Meron tumabi sa akin na mabango. Marami mong papicture sa akin. Sabi ko, kahit nakalbo na itong husband mo, kahit kalbo na, marami mong papicture sa akin. Kaya, tanggap naman ni Mrs. na... Kasi didikit pang selfie. Nga naman pala, sa Davao daw, you are considered as a celebrity. Mga tao ro, nagpapaselfie sa inyo. Eh, pinagbigyan ko naman eh, lahat. Palagi ro. Pambata, tumatanda, yes. Babae, lalaki, lahat. Pagbigyan ko. Yes. Kasi, alam naman mo yung pagmamahal nila eh. Pag nakita mo na mahal na mahal ka ng mga tao, para ka na rin, alam mo na, tao lang tayo. Ibig sabihin, hinahangaan ka. Hinahangaan believe ka. Sila sa'yo. Believe sila sa akin. So, pwede mo gamitin yun na, kay Mrs. Nagpa-picture sa akin yun. Hindi ko pwedeng tanggihan. Kaya, ano ko ng pabango. Mahirap nga, pagtanggal ko ng pantalon ko, baligtad pala yung brief ko. Baligtad yung brief mo, nagmamadali ka, no? Nagmamadali ka ng bihis. Okay, last na lang, General. Balita ko, meron daw kayong crush. Sino? Di pa. Sige, tuloy niyo yun. Crush niyo sa Facebook. Cheat. Sino? Cheat. Oh, crush niyo raw sa Facebook. Crush niyo. Cheat. Oh. Babae? Cheat, siyempre, alam mo naman lalaki. Cheat. Sinabi doon na may crush. Sa Facebook? Cheat? Wala? Wala kang sinabi? Wala kong sinabi. Wala kang matanda nung May 1? Wala kang sinabi sa Facebook? May 1. Ako na lang. Sure. Sabi niyo raw sa Facebook nung May 1, binantaan niyo yung mga Mandaraya sa eleksyon. Sabi niyo, doon sa mga magdadaya sa eleksyon sa May 16, I'm warning you cheat, I crush you. Yung pala si Cheat. Just now I know who's a cheat. Dati si Hill, ngayon si Cheat naman. Si Cheat naman. Sinabi naman niya sa Facebook. Yung pala eh. Cheat as in C-H-E-A-T. Yun. Pandaraya. Yun naman pala yun. Alam ko ng weakness niya. Masarap siya kausapin. Alam na natin ang... diba? Digong na digong eh. Diba talagang nag-ano sila, nagtutugma. Tunay siyang tao. Hindi siya peke. Mm-hmm. Walang pakime-kime. Wala. Tsaka gusto ko yung ano, bubugbugin niya talaga. Siya mismo. Oo. Palagay ko... matatakot na ako. For the first time, isang Chief PNP na mambubugbog ng kanyang mga tauhan na nagpapariwara. Mga abusadong P1. Sabi nga niya, dapat nga, command responsibility, yung commander ang magdisiplina. Mm-hmm. Pagagalitin yung commander ka, dapat ikaw na magdisiplina niya, hindi na ako. However, pag hindi kayang disiplina ng commander, siya daw po mismo ang bababa. Narinig mo naman kanina.
bubugbugin niya yung nagkasala na P1. At one strike policy lang. Wala nang pangalawa, pangatlo. And I know, kilala siya ng mga taga Davao. Lahat ng mga sinabi niya, gagawin niya. Mm-hmm. Yan si Darak. Ayaw niya ng TD. Tamad at duwag. Diba? Tamad at duwag. TD. Oo, TD. Kanina. Ayaw niya yun. Gusto rin niya. Ayaw niya ng TD, gusto niya ng TT. Oo. Hindi. Kaya nga, eh, biglang... Yung ano ba ito? Oo, linawin mo. Meron siyang sinabi, yung sa Bisaya. Hindi Tito, ah. Oo. Yung Talawan. Hindi, Katok. Nakalimutan ko na. O basta, ano? Yun nga, yung Katok. Tamad at duwag ang ibig sabihin. Katok at Hagnyo. Mm-hmm. Maganda yung programa niya yun. Mm-hmm. Yun. Yung Titi, ano ba yun? Tapulan, tamad. At saka Talawan. Yung duwag. Yun, yung palang ayaw niya. Yung Titi ayaw niya. Tapulan o Talawan. Uh-uh. Yung matatako, yung tamad at duwag. Mm-hmm. Tatakutin. Pag pulis ka, dapat matapang ka. Tama nga naman. Pero huwag yung matapang apog. Mm-mm. Ayaw niya yun. At sabi niya, dapat itong maglingkod sa bayan at nasa puso yung paglilingkod. Yes. Yun din ang... Yung paglilingkod sa bayan talagang nasa puso yan. Kung ayaw niyo ng maliit na sweldo, di huwag na kayo pumunta sa isang trabaho na maliit lang sweldo, delikado pa. Yung sa pagkapulis. Pero nag-agree naman siya sa akin, pinaliwanan ko, kailangan din taasan yung sweldo ng PNP. Kaya nga, si Digong, sinabi niya, si Mayor Digong na, tataasan niya, dodoble niya sweldo ng PNP. Kailangan yun naman talaga reality talaga, Idol. Kailangan yung pagtataas ng sweldo yun. Na dodoblehin. Okay yun. Kaya kayo mga pulis, yan, pinasilip ko na sa inyo. Actually, mahaba pa yun. Pero yung iba, reserve na lang natin para yun ipapalabas natin sa news. Pinasilip ko sa inyo yung magiging chief PNP ninyo by July 1. Kuwela siya eh. No, kuwela. Madali kuwela. Siyang kausap. Mm-mm. Masarap na kausap. Kahit astig. Pero ano, may soft side din sa kanya. Meron. Mm-mm. Meron. Lahat naman tayo eh. Oo naman. Astig siya talagang, makikita mo naman sa pananalita sa kanyang katawan, pero meron siyang soft side. Gulat siya kay Cheat, ha? Hindi niya akalain, kaya buti na lang. Palabiro din siya, siyempre. Buti na lang hindi... pinaalala mo si Cheat sa buhay. Nininervous na siya, sabi niya, misis ko nagkikinig. Kaya nga, lagot. Hindi, sinabi kasi niya, if you cheat, I crush you. Crush meaning dudurugin ko kayo. Yun sinabi niya. Natawa siya doon. Okay. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.